Nagawa po tayo ngayon ng stock gauge. Ang problema nito nabasag. Halimbawa lang naman, no. Ito yung ano natin, LCD natin. Okay. Pakita mo yung ano natin, yung dalawang diffuser. Ito ang kagandahan po nito, wala na po siyang sunburn. Lalagay natin yan. Pakita mo kung paano ilagay. So, yan po, no. Makakala nyo po may... Ang silbi po niyan, pampalinaw po yan. Ayan. Ito po yung nilalagay natin, no. Para hindi matanggal. Okay. Ito naman po yung LCD natin. Okay, sticker pa po yan. Pakita mo kung paano tanggalin. Yun, no? Kabit na natin. Lumalukot yung pin. Para po sa mga labasagan, no? Kanya lang po siya kasi. Tatanggalin nyo po yung lumang LCD. Hindi na po ito tulad ng dating stock. Mas malinaw na po siya. Make sure nyo lang po napantay yung mga ano nyo, pin. Kasi minsan pagpasok bumabaluktot pala yung ano natin, malupitong gumagawa. Si Ipan Works. Ano po kasimple eh. Nakabit nyo lang, hinangin nyo. Make sure nyo po nakalapat lahat ng pin. Ali, step by step po itong ginagawa natin. Basic step by step. Ibig sabihin, malapat na. So, ang gagawin niya muna, ituturilyo niya para mag-lock. Ano yun? Pati pa nga mag-lock. Yan. Ituturilyo. Ayan, silbi po niyan para mag-lock yung whiteboard saka yung itong PCB board. Siyempre, pag nag-lock na yan, pati yung LCD, nakalock na din. Double check nyo lang kung talagang nakalapat na talaga. So, diba ginagawa ba silbi nyan, paste? Patingin nga ako ng takip. Ito yung paste natin, no? Soldering paste. Teka lang, kung mapapansin nyo, may mga dikit-dikit na hinang dyan. Ngayon, kapag nilagyan natin itong soldering paste, nilagyan mo. Pagyahan na po siya. Kumbaga kakapit na siya dun sa mismong soldering pin niya. Ano naman gamit namin na ano? Ito po yung gamit namin na soldering 0.6 mm, 60 by 4. Smooth. Nagbubuklod-buklod na sila. Well, doon nga pala sa panginang natin, 40 watts lang, sapat na. Huwag masyadong malakas yung watts kasi overpower yung mga pin. Possible mag-cause ng ano ba?
dead pixel. Ayun. Ayun, mga sagot niya. Experience na po kasi namin yan. Bali, tinuturuan namin kayo ng mga basics. Sana malino yung video natin. Hindi na namin to i-edit. Di kami marunong mag-edit ng video eh. Diretso post na to. Post natin sa YouTube para malinaw. PM sa marunong. Mahal ng bahay sa mga nag-edit eh. Libre lang naman dun tutorial natin. Ayan na po. Alright. Time check ulit tayo. Okay. 9:53. Pakita mo nga kung gano'ng kalupiton. Kalupiton daw. So may cover pa po yan ulit, no? Okay, meron tayong anong gamit natin pang pailaw? Simulator. Pakita mo nga muna. Ito ang gamit natin. Nagbebenta rin po tayo niyan. Ayan, o. Oh. Ang benta po namin dito is 2,500. Yan. Kung maraming bibilihin, baka makamura pa. Ang kagandahan ng simulator, pwede nyo iparan yung gauge. Ibig sabihin, pwede nyo patakbuhin yung odometer. So, yan. So, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan mula dito sa dulo. 1, positive. 1, 2, 3, negative. Tapos doon sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Yun po yung dilaw. Alright. Ito na. Ayun po, no? So, paano ba nagbiblink yan? Tuturo natin sa inyo, no? Pakita mo nga. Ayan, i-hold nyo muna yan. Kunyari, ito yung susian nyo. Habang hold nyo yun, susian nyo. Ayun, gano'n. Gano'n lang po siya kasimple. Gano'n din sa motor. Pwede yan sa motor. Ayan, tinuturo ko na din. Para ang silbi niyan, para malaman kung may dead pixel ba o wala. Ayan, makikita nyo buo lahat. Okay. Pakita mo nga na-open lahat. Ay, patay na. Ayan. Hold nyo lang yan, tapos babalik na ulit sa normal. Ayun, no? Ayun lang po. Maraming salamat po.